Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa job mismatch o hindi pagkakatugma ng pinag-aralan ng isang tao sa available na trabaho. Pabor po siya sa mungkahing pag-aralan ng education curriculum ng bansa. May unang balita si Ivan Mayrina. Naka-isolate pa rin si Pangulong Bongbong Marcos matapos magpositibo sa COVID-19. Kaya virtual ng pinangunahan ang pulong ng kanyang gabinete. Sabi ng Pangulo sa isang tweet, tuloy ang mga pulong at iba pa mga tungkulin sa pamamagitan ng internet. Marami anya may tatawid na komunikasyon sa pamamagitan ng matibay at mabisang digital infrastructure na siya rin sinisigat pagandahin ng kanyang administrasyon. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, naging mabigat ang kanilang agenda kabilang sa napag-usapan ng budget, infrastruktura, transportasyon, industriya at turismo. Sa isang pahayag, sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na sinusuportahan ng Pangulo ang mga mungkahing pag-aralan ng education curriculum ng bansa. Ito raw ay para ma-equip ang mga estudyante ng skills na kinakailangan sa iba't ibang industriya at matugunan ng job mismatch. Sabi naman ni DTI Secretary Alfredo Pascual, tinutulungan nila ang mga universidad na makabuo ng sistema para makapagbigay ng micro-credentials sa mga estudyante na katumbas ng diploma pero para sa mga maikling courses. Ito'y para makasabay sa pagbabago sa teknolohiya. Mas mainam din daw na ipadala abroad ang mga guro para magsanay. Makikipagtulong din daw ang DTI sa DepEd, CHED at TESDA para matugunan ang job mismatch. Inanunsyo naman ni Press Secretary Angeles ang nominasyon ni Antonia Tony Yulo Loizaga bilang kalihin ng Department of Environment and Natural Resources. Kailangan lang daw niyang magsumite ng ilang requirements. Si Yulo Loizaga ay nagsilbing chairperson ng International Advisory Board ng Manila Observatory, kung saan isinulong niya ang scientific research sa climate at disaster resilience. Naging technical advisor din siya ng Philippine Disaster Resilience Foundation. Yan ang unang balita. Ivan Mayrina Buong Puso para sa Pilipino. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.